Binabati ko po kayo kahit sa sulok man kayo ng mundo. Binabati ko po kayo ng masayang araw at papagpalang buhay. Sana mag-ingat po tayo lahat-lahat. At sana ligtas po kayo sa lahat ng sakuna at anumang karamdaman. Maraming salamat po sa lahat po na nandito. At lagi pong walang sawang sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. Mahal ko kayo. Ang pag-usapan po natin ngayon, yung ibig sabihin kapag ini-ignore ka na ng isang lalaki. Diba kapag ini-ignore ka na ng isang lalaki, ibig sabihin, ayaw ka na niya. Hindi ka na niya gusto kausapin kasi hindi ka na niya mahal. So, anong dapat mong gawin? Una, huwag mong antayin ang tawag niya o chat niya. Huwag kang tumunganga dyan sa cellphone mo na sa pag-aantay sa mga chat niya o sa mga tawag niya. Kasi minsan kasi, di ba, pag nagmahal tayo. Siyempre, kapag nagmahal tayo, inaantay-antay natin yung mga tawag, yung chat, kapag yung mahal natin ay hindi na nagpaparamdam. Nag-iisip tayo, ano kaya nangyari doon? Masakit. Masakit yung i-ignorein ka ng isang taong ka-relasyon mo o naman o ex mo. Kapag in-ignore ka na ng isang tao, ibig sabihin yan, hindi ka na niyan mahal. Kasi ang taong nagmamahal ay hindi ka niyan matitiis. Ano? Kaya gumising ka na sa katotohanan. Gumalaw ka dyan kung saan ka man. Kung nasa office ka, kung nasa bahay ka lang, gumalaw ka dyan. Gumawa ka ng mga bagay na makakaabala sa'yo. Hindi yung sa pagtungtunganga dyan sa cellphone mo at pag-antay sa tawag at chat niya. Okay? Number 2, yung huwag mo siyang habol-habulin. Huwag kang magkahabol. Halimbawa nga pag hindi na siya nag-chat, may mga iba kasi siya na ini-ignore na nga sila, kinukulit pa nila, uy, kumusta ka na? Bakit hindi mo na ako chinachat, hindi mo na ako tinatawagan? Ano pong nangyari sa'yo? Ano pong problema? O saan ka ba ngayon? O di ba may mga ganun makukulit? Kapag kinulit mo ang isang tao na hindi ka na nga niya pinapansin, lalo siyang maiirita sa'yo. Kasi ang tao wala lang pagmamahal talaga ay maiirita. Kasi ibig sabihin, huwag mo na siyang habol-habulin. Huwag mo nang ipakita. Kasi ang paghahabol ng isang babae sa isang lalaki, para namang siya na yung pinakamataas, siya na yung hari sa mundo. Nahabol-habulin mo. Diba? Mayaman ba siya? King ba siya? O ano man dyan? Para habol-habulin mo. Marami pong lalaki sa mundo. Kapag in-ignore ka na ng isang tao, hayaan mo na siya kung dyan siya masaya. Antayin mo kung tumawag siya kung mag-chat siya. Pero huwag mo siyang hahabulin. Huwag mong ipakita sa kanya na, uy, kahabol-habol pala siya. Kasi ibig sabihin yun, itinutula mo pa siya na maghanap ng iba. Kasi isipin niya, oh, naghahabol ka sa kanya, ibig sabihin, kahabol-habol siya. So, maghanap yan ng iba. Susubukan niya sa iba yung pagiging yung paghahabol mo sa kanya. Ano nga ba yun na nasa kanya na hinahabol mo siya? Ganun. So, iwasan ang kabol sa isang lalaki yung ini-ignore ka na. Next na huwag gagawin sa isang tao yung mag-i-stalk ka. Yung i-stalk mo siya sa lahat. Sa social media, sa circle of friends ninyo. Halimbawa, titignan mo yung mga FB niya, kung ano-ano mga account niya sa social media. Hindi kaya pagtatanong mo sa mga kaibigan ninyo, sa mga lahat ng mga kaibigan niya, tatanong, kumusta na si ano? Kumusta na siya? Hindi ko na siya nakikita. Di ba? Tatawanan ka lang nun. Kasi kapag ganyan, parang nagkakabul ka na eh. Yung pinapakita mo na talagang gustong-gusto mo siya,
kahit ini-ignore ka na niya, hinahanap mo pa rin. Ako naman, girl. Boy. Pareho. Kapag in-ignore ka na ng isang tao, ang masasabi ko lang, kalimutan mo na siya. Huwag na huwag kang magpapakababa ng dahil sa taong hindi naman karapat dapat sa pagmamahal mo. Huwag na huwag mong ipapakita na siya lang, na parang siya lang yung tao dito sa mundo, na siya lang yung lalaki dito sa mundo dahil lalaki lang ang ulo niyan at lalong ini-ignore ka niyan at magpapahabol sa'yo. Ang dapat mong gawin kapag ini-ignore ka na ng isang lalaki, humanap ka ng pagkakabalahan mo. Mag-whitey ka. Mag-tiktok ka. O yan, mauubos ang oras mo dyan at hindi mo na siya maaalala pa. Kasi yun, sabi ko sa una, yung mag-antay ka ng tawag at chat niya, ay hindi po yan pwede. Kasi nga, para ka namang tanga dyan. Para ka nakatanga dyan, nakanakatunga nga. Ana, pag may tumunog yung cellphone mo, kala mo siya na. Ganito yung puso, kala mo siya na. Yung mga ganun tao, ano, huwag na huwag ka mag-antay ng isang tawag ng tao. Unang chat. Hayaan mo sila na maalala ka nila. Huwag mong ipakita na gustong-gusto mo sila dahil lalo silang lalayo sa'yo. Huwag na huwag mong gagawin ang magkukunwari. Sa mga bago siguro mga nagmamahal, siguro sasabihin mo para pansinin ka lang niya o i-chat kayo, replyan ka niya. Oh, nandito yung kaibigan mo, hinahanap ka niya, kumusta ka niya daw. Nandito kami, kumakain kami, baka gusto mo punta dito. Ah, diba? Oh, nandito yung ano mo, hinahanap ka, yung mga diskarte mo ba naman? Diskarte mo lang para chatan ka o puntahan ka, no? Yan ay nagpapakita ng pagkababa ng iyong pagkatao. Hindi ka bibigyan ng value niyan. Hindi ka niyan hahabulin kasi ikaw na yung naghahabol. Diba? Kaya huwag na, kasi kapag nagkukunwari ka ng mga gano'n na nandito si ano para lang pansinin ka, ay huwag gano'n dahil malalaman din niya at malalaman ang katotohanan. So huwag kang magkunwari kasi lalo lang bababa o maiinis sa'yo yung tao. So, yan, iwasan yung pagpakumbaba dahil yan ay nagpapapabala ng pagkabalyo ng iyong pagkatao. Huwag siyang i-block. Kung may mga ex kayo o mga karelasyon kayo, mga partner ninyo, no? Pag hindi kayo nagkaunawaan, i-block na. Ako, huwag mo pong gagawin yun. Kung i-block mo siya, tapos i-unblock mo rin. Ako, tatawanan ka lang niya. Kasi malalaman niya na nun, uy, in-unblock niya ako kasi gusto niya magkipag-convo sa akin. Mag-message ako sa kanya. Kukumustahin ko siya. Kapag i-block mo siya, yung talagang sigurado ka na forever na yon, ha? Yung talagang sure ka na sa sarili mo na hindi mo siya i-unblock. Baka i-block mo siya ngayon. Pagdipas ng isang araw, tatlong araw, limang araw, unblock mo siya. So, yun ay nagpapakita lang ng kahinaan nating mga babae. O minsan, ginagawa ko rin yan eh. Pero, kasi kapag nainis ako talaga, nag-block ako. Pero pag nawala yung tampo ko or ano, is nag-unblock na ako. Kasi parang, kapag nag-block ka naman kasi parang ang pangit, no? Kasi parang ko naman kung sino na-block mo pa yung tao. Diba? I-block mo siya, tapos i-unblock mo rin, nakakatawa ka. Natawanan ka ng taong binlock mo kasi hindi mo rin pala siya matiis. So, ang payo ko sa inyo girls ay huwag na yung i-block kung ini-ignore man kayo ng mga lalaki niyan o ng mga babae. Kapag in-ignore kayo ng isang tao, hayaan nyo lang dyan. Yeah.
cellphone i-reply. At may isa pa, kapag ang tao ay in-ignore natin din na nagpaparandang sa'yo, isipin mo na lang na patay na siya. Diba? Patay na siya, kaya hindi ka na niya pag in-ignore ka na isang tao, isipin mo na lang na tikop na siya, napatay na siya, na hindi na siya mag-chat-chat sa'yo, tatawag sa'yo, so huwag ka nang mag-antay dyan ng chat. Huwag ka nang mag-discard dyan na ano kung ano-ano pa yung chat-chat mo dyan. Baka patay na siya, hindi na niya mabasa. Okay? So, yan, girls, yung gagawin ninyo kung in-ignore na kayo ng isang lalaki, hayaan nyo na siya. Lubayan nyo na, huwag nyo na ang kulitin. Maraming lalaki pa dyan na para sa inyo at karapat-dapat sa pag-ibig. Yan. At dahil ang pag-ibig ay hindi yan pinipilit, dahil kapag pinilit mo yan na kumaar, ano yung tawag doon? Yung maasim kung sa man ka, di ba? Pag pinilit, sa, pinilit mo, nakainin na hindi pa. So, yan. Masasabi sa inyo lahat dyan. Salamat po sa inyo pag-stay ngayong araw na ito. Maraming salamat. God bless everyone and keep safe. Yun. Pasensya ka na kayo kung hindi ako makalakas ng boses. Kasi tulog na yung mga amo ko. Nako. Baka sigawan ako dito kung ilalakas ko yung boses ko. So, yan yung ano natin. Thank you.